Kapag umabot ba tayo sa korte, tatayo ba to bilang ebidensya? Of course. Yes, yes, yes. Pero, hindi mo ito pinapatunayan na hindi siya ni-rape ni Alfred. Well, you know, I've done my part. You have to do the rest, Bia. Hindi ampun si Derek. Tunay ko siyang anak. Kapatid mo siya, Juno. Pero ang sabi ng baba, hindi mo nakikita na mas mahal niya ang ampun niya kaysa sa'yo. Ampun si Derek? Hindi niya tunay na anak si Derek. Hindi totoo ang sinasabi ng papa mo. Hindi ko alam kung bakit niya sinasabi ito sa'yo. Hindi mo sa totoong kapatid eh. Ampun lang si Derek. Alam mo, inaagaw na lahat ni Derek sa'yo. Mama mo. Negosyo. Ako lang ang may karapatan. Ikaw lang, hindi siya. Lawrence, kung talagang gusto mo si Salve, nahihilingin sana ako sa'yo. Ano yun? Ligawan mo si Salve. Ang dahilan para pigilan ko na nararamdaman ko para sa'yo. Salve, I love you. Okay ka lang ba, anak? Tama na tong ganito para makalimutan ko yung nararamdaman ko para kay Salve. Alam na ba ni Derek? Wala man lang di isa sa inyo ang nag-isip na magtanong sa akin kung ano ang nararamdaman ko. Bigyan mo naman si Lawrence. Mabuting tao siya. Maibibigay niya yung pagmamahal na hinahanap mo. Talaga bang wala kang pakialam sa nararamdaman ko? O talagang wala ka lang nararamdaman para sa akin? Alam kong hindi ito tama, pero Salve, namimiss na kita. Bakit kahit anong gawin ko, hindi ka mawala sa isip ko? I miss you, Derek. Salve, patawarin mo ko. Kailangan na kitang kalimutan. Mahal kita, Salve. Alam na ba ni Derek? Tinanong ko sa kanya kung pwede kitang ligawan. Umoo si Derek. Anong tingin niyo sa akin? Isang manikang pwede niyong pagpasapasahan? Sino yan? Ako. Sir. Pasok. Kumusta na ang sitwasyon, Farb? Sir, na-penetrate ko ng organisasyon ng mga Perantes. Walang nakakalam na MBI ka? Wala, sir. Si Derek Perantes na ang may hawak ng operasyon. At ako tumatayong assistant at pinakamatalik ng kaibigan. Magaling, Lawrence. Ginagawa ko lang pong inutos to sa akin. Nung lumabas ako sa tulungan, dahil sa record ko, nahirapan ako makahanap ng maayos sa trabaho. Naging kaibigan ko ang isa sa grupo mula sa kampo ni Don Pepito. At sila ang nag-recommenda sa akin para pumasok sa organisasyon. Nung una bilang driver, hanggang sa pinagkatiwalaan ako para sa mas malaking trabaho. Sumama ka sa amin! Kailangan sa akin! Wala nang tanong! Sumama ka sa amin! Huwag ka nang pumalak! Itingin niyo siya! Tignan natin kung anong gagawin ni Boss Pablo. Huwag malaman niyo pinag-aagawa ninyo. Oras na para mag-fight ng fight. Nung magkaroon ng ikwentro ang grupo nila Pablo at Evita, nakita ko pagkakataon na makalapit sa grupo nila Evita Perantes. Wala ka ng takas na yun. Wag! Niligtas niya ang buhay ko. Redo, ano yan? Boss, gustong pumasok eh. Ano? Tuloyan mo na? Sige, patayin niya na. Sandali! Kilala kita eh. Ikaw yung nagligtas sa buhay namin ni Joey. Hindi naman nasayang ang ginawa ko. Dahil doon, ay tinanggap ko ni Derek sa kampo nila. Sige na, patayin niya na. Sandali. Ayan niyo na siya. Ako nang bahala sa kanila. Hindi naging madali ang pinagdaanan ko. Pero napatunayan ko rin na karapat-dapat ako sa organisasyon.
at nakuha ko ang tiwala ni Derek Perantes. Wala silang kamalay-malay na isa akong NBI agent. At kailangan mag-iingat ka na hindi mabubunyag ang sikreto ko. Walang makakaalam. Ngayon nakapasok ka na sa grupo nila, gusto ko magtrabaho ka na. Gusto kong i-report mo sa akin ang lahat ng tungkol sa galaw nila. Ibabagsak na natin ang organisasyon ng mga Perantes. Yes, sir. Cuatro. De ocho, pre. De ocho daw. Boss! Boss! Mga parak! Ha? Tago! Tago nyo yan! Dali! Sir, ano natin? Ano nangyayari daw bulan dito? Anong bulan? Bulan ng wedding. Wala ah. Men, i-check niyo yung van. Sandali, sandali, sandali. May warrant pa kayo. Ha? Sige, i-check niyo yung van. Sandali! Ay! Sir, si sandali! Yung pamangkin ko, ina-epilepsy! Kailangan dito. Tara, tara, tara! Sige! Kailangan na yung pumunta sa ospital! Dali, dali, tara, dali, tara! Dali. Sige na, tara na! Sandali, kailangan na dali sa ospital! Tara! Sensya na, sir! I've been trying to schedule this meeting for ages, pero ang sabi ng manager ng restaurant, busy ka daw. But I'm glad that finally, nagawa mo ng paraan para maisama mo ako sa mga schedules mo. Sit down. Sorry, Tita Verna. Lately kasi naging very busy talaga ako. Nagkaroon ng personal family crisis eh. Ano namang crisis to? Or is it too personal? Yung mama ko nagkasakit. Cancer of the liver. She had to have an operation. I'm sorry to hear that. And how is she now? Ngayon, still recovering. But of course, we're still hoping for the best. Kaya pala, mukhang stressed ka. Kahit hindi mo sabihin sa akin, nakikita ko sa mga mata mo na malungkot ka. O baka may iba pang dahilan kaya ka nalulungkot. Siguro wag na muna natin pag-usapin yung mga ganyang bagay niyan. Well, it's up to you. Pero based on experience, mas gumagaan ang pakiramdam ko kapag naihinga ko na problema ko sa iba. Would you like a drink? May dumating akong bagong wine, vintage, galing France. Sure. On my part. You have to do the rest, Pia. May bago ka rin na trabaho para sa akin. Lester, gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng to. Maraglado, ma'am. Lahat, Lester. Ang nakaraan niya, ang ngayon, kung may boyfriend siya, lahat ng bahong pwede mong hanapin tungkol sa kanya. Naiintindihan mo ba ako? Lahat ng impormasyon, ma'am, ibibigay ko sa'yo. Oh my gosh! You mean, you actually fell in love with your own sister? Yeah. How dramatic. Like, niyo pa yung mga telenovelas na pinapanood ko, ha? And believe me, hindi ko kailangan ng mga ganyan drama ngayon sa buhay ko. But, how sure are you na kapatid mo nga siya? What do you mean? Malay mo, pinalabas lang na magkapatid kayo. Malay mo, isa pala sa inyo ay ampon. You know what I think? I think sa mga telenovelas lang nangyayari mga ganyan. And I think you've been watching too many. Maybe. But sometimes, real life is stranger than fiction. Maraming mga bagay nangyayari sa tong buhay na hindi logical. Excuse me.
tatlo. Ano? O sige, papunta na ako dyan. Tita Verna, sorry ah, pero I really have to go. Nagkaroon kasi ng emergency meeting. Okay, it was nice seeing you. So, uulitin, Derek, ha? Sige po. Mahal na po. You take care. Salamat. Okay. May inutusan na ako para makakuha ng impormasyon kay Carla Andrada. And you haven't found anything? Wala pa, Lo. But I'm sure we'll find something against her. Of course. Dito na pala siya, Lester! Meron ka bang nakuhang impormasyon? Marami. Anything interesting? Nalaman ko na meron siyang boyfriend. A boyfriend? That's interesting. Mm-hmm. At hindi lang yun. May sakit ang nanay ng boyfriend niya. Baka may paraan na magamit natin ang boyfriend ni Carla laban sa kanya. Ang hindi ko maintindihan, eh kung paano ba nila natunugan ang bulahan? Hindi ba obvious? May nag-tip sa kanila. Tanong ko sino? Gumawa kayo ng loyalty check sa lahat ng mga tauhan ninyo. Gusto kong malaman kung sino yung taong yun. Nasaan pa si Derek? Oh, nandiyan na pala ang mahal na prinsipe. Ma, ano ba nangyayari? Paano mo malalaman? Eh, wala ka dito. Derek, saka ba galing? Nagkakagulo kami dito, ah. Nakapag-meeting lang ako sa supplier. Kaya pala nangangamoy alak ka. O, anong gusto mo palabasin? Pwede ba? Tigilan nyo na nga yan? Derek, ayusin mo tong gulong to, ha? Tigilan mo na yan. Sabi, yes, ma. Ako makit. Teka na, Lawrence. Ano kailangan mo? Derek, ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Kahit hindi mo naman sabihin sa akin, alam ko may pinaproblema ka eh. Hindi ba obvious yung problema ko? Ikaw! Tayo! Yun ang problema ko! Pero wala naman tayong magagawa, di ba? Ang sabi mo sa akin, huwag kong pakialaman yung nararamdaman mo. Pwes ngayon ako, huwag na huwag mong papakialaman yung nararamdaman ko. Mabuti nga sa Derek na yun. Mayabang! Yan, yeah, nalagay siya sa lugar niya. Paano walang ginawa kundi magmukmuk tungkol sa nangyari sa kanila ni Salve? Ito ba magsota sila bago nila lang magkapatid sila? Mukhang ganun na nga. Kawawa naman si Derek. Hindi niya alam hindi sila tuloy na magkapatid. Mabuti nga sa kanya. At di ko sasabihin para mahirapan siya. Salve, ba't hindi ka pa napapahinga? Baka makasama para sa'yo. Hindi, ayos lang ako. Salve, gusto ko sana mag-sorry sa nasabi ko nung isang araw. Hindi naman ganun ang intensyon ko eh. Gusto ko lang sana sabihin kung anong nararamdaman ko. Narealize ko, baka hindi ka pa handa para marinig yun. Huwag kang mag-alala. Hindi ko papipilitan ang sarili ko sa'yo. Baka pwede pa naman tayo maging magkaibigan, di ba? Ako din, Lawrence. Gusto ko sanang mag-sorry sa'yo sa mga ginawa ko kasi tensyonado lang kasi yung sitwasyon namin ni Derek na kaya ganun. Aalis ako ngayon para magkape, para naman mag-relax. Baka gustong sumama bilang magkaibigan. Sige.
Ma'am, dito na po siya. Sige, mauna ka na. Ma'am, pinapatawag niyo raw po ako. Ma'am po ka. Ikaw ba talaga si Edwin Samonte? Opo. Ah, di ba kayo po yung asawa ni Mayor? At ikaw naman ang boyfriend ni Carla. Wala na po kami. Nagkahiwalay po kami nung pumutok yung balita na napagsamantalahan siya. I'm so sorry to hear that. Eh, ano po bang kailangan niyo sa akin? Nabalitaan ko kasi na may sakit daw ang nanay mo. Gusto ko sanang tumulong. I have a proposition for you. Alam, ang dami-dami palang klaseng kape. Alam ko lang kasi instant sa Barako kape. Ano nga pala tawag ulit dito? Frappuccino. Frappuccino. Sarap, no? Para siyang... siyang ice cream na may kape. Madali ka palang pasayahin. Oo naman. Kasi... laki ako sa hirap. Ngayon, yung mga ganito, ngayon ko lang naranasan. Kaya kahit anong ibigay mo ngayon sa akin, papasalamat ako. Ako din, laki sa hirap. Nung bata ako, yung mga laruan ko, yung mga pinaglumaan ng kapatid ko. Ako nga, walang laruan eh. Isa-isa kami pinag-aaral dahil hindi kaya ng mga magulang ko, sabay-sabay. Ako nga, hindi pinag-aaral eh. Tsaka pag kumain kami, hindi pwedeng kumain yung hanggat gusto mo. Kailangan magkara para sa iba. Ako nga, hindi pinapakain eh. Sobra ka naman. Hindi nga, totoo. At least, pinapagtawanan na lang natin ngayon yung mga nangyari sa atin dati. Ang mahalaga, nalagpasan na natin yun. Tama si Derek. Mabait ka daw. Tama din si Derek. Maganda ka nga. Hindi lang sa labas. Pati na rin sa loob. Ma'am, pinapatawag niyo raw ako. Upo ka. Kanina, habang nagmi-meeting kami, bigla na lang nagmamadaling umalis si Derek. May nasisense akong hindi magandang pangyayari sa bahay ng mga Perantes. At gusto kong malaman kung ano yun. Eh, ma'am, paano ko gagawin yun? Hindi na ako pwedeng bumalik sa bahay ng mga Perantes. At ako pang tatanungin mo, ha? Eh, di gumawa ka ng paraan! Magpa-blunt ka ng hair! Magsuot ka ng wig! O magligay ka ng bigote, wala akong pakialam! Basta't gusto kong malaman kung anong kaganapan sa bahay ng mga Perantes! Opo, ma'am. Palibhasa, hindi marunong gumamit ng utak! Salamat at pinagbigyan mo ako makasama ka. Ano ka ba? Dapat nga ako magpasalamat sa iyo eh. Nag-enjoy ako. So next time na gusto mong mag-relax ulit, alam mo na kung sino tatawagan mo. Siyempre naman. Sige, mauna na ako sa loob ah. Sige.
Kahit na anong gawin ko para makalimutan ka, mahal pa rin kita, Salve. Hello, baby! Yayaki na, baby. Hello, baby Cherry. I missed you. Hello, did you miss mommy? Mommy missed you so much. Wow. Yeah. Oh, Via. You're back, huh? Mm-hmm. Mukhang masayang-masaya ka. Well, you can say that. Kanina, halos hindi mapinta ang mukha mo dahil sa inis. Pero ngayon, my goodness, you have a smile that kills. Well, let's just say, malapit nang bumalik sa pagka-mayor si Alfred. Hear that, baby? Malapit nang maging mayor ulit si Daddy. Aha, aha. Bakit niyo kami pinapunta rito? Gusto ko lang kayong bigyan ng pagkakataon para iatrasin niyo ang demanda niyo sa asawa ko. Hindi ba kayo marunong umintindi? Hindi namin bibitawan ang kaso. Magbubulok ang asawa mo sa kulungan. Kung ganun, maghanda kayong matalo. Hindi kami natatakot. Nananakot? Of course, hindi yun ang ginagawa ko. Nagmamagandang loob lang ako. Ayoko lang naman na mapahiya kayo. Mapahiya? Tignan natin kung sino mapapahiya. Paano kung sabihin ko sa'yo na alam ko ang totoo? Na hindi menor de edad ang anak mo. Peggy yan! Peggy, ang birth certificate na yan! I don't think so. Kahit kumuha ka pa ng copy nito sa NSO, ganyan pa rin na makukuha mo. May ginawa kayo para baguhin yan. Peggy yan! We did no such thing. May ginawa kayo dyan eh. Sabihin mo nang inaccurate yung birth certificate na to. Pagdating sa korte, magkakaroon ng duda tungkol sa tunay na edad ni Carla. Sige. Kaduda-duda na edad ng anak ko. Hindi na minor de edad. Pero ni-rape siya ni Mayor. Rape sa kasama mo. At yun ang kaso. Pan-rape. Sigurado ka bang rape? Oo, pinapakita ng ebidensya ninyo na may namagitan sa anak mo at sa asawa ko. Pero hindi pinapakita doon na pinilit siya. Hayop kayo. Hindi ganyang klaseng babae ang ako! Talaga? Gusto mo tanungin natin yung ex-boyfriend niya? Edwin? Edwin! Halika, iho, pasok ka. Edwin, anong ginagawa pa dito? Edwin, huwag kang matakot. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo kung anong klaseng babae ang si Carla. Hindi yun ang kauna-unahang karanasan ni Carla. Matalas na namin ginagawa yun. Ayaw ka! Nabakas silang alin ko! At kahit nung girlfriend ko pa siya, madalas niya sinasabi sa akin na gusto niya raw si Mayor. At minsan nga, nasabi niyang gusto niya raw makilala ito. Oo niya! Paano ko siya nakilala? Paano ko nalaman yung pagkataon niya? Talagang may gusto siya kay Mayor. Kaya hindi ako magtataka na inakit niya ito. Ayaw ka! Sumama sa asawa ko mag-dinner. Kusa ka rin sumama sa kanya sa loob ng kwarto. Hindi kanya pinilit. At lalong hindi kanya ni-rape. Kung tutuusin nga eh, ikaw pa ang umakit sa kanya. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Hindi lang matay ko siya. Hayop kayo! Salamat. Balita ko, lumabas na ako ni Lawrence. Akala ko ba hindi natin papakialam na nararamdaman ng isa't isa? Salve. Kung ayaw mong pakialaman kita, huwag mo rin akong pakialamanan. Ba ng mga taong involved? Nandito po lahat, sir. Very good.
Hindi magtatagal. Matitigil na natin ang operasyon ng mga Pirantes. Mayor De Leon, laya na kayo. Hayop siya. I'm back in business. Baka wala pa siya sa kasalanan niya. Miss na miss ko kayo. Dali mo na si Cherry sa kotse. Miss na miss ka na rin namin. Huwag na huwag mong hahawakan ang anak ko. Let's go! Akala mo ba ilalabas ka namin kung hindi ka namin pakikinabangan? Ngayon na may kapangyarihan ka na uli, gusto kong gantihan natin ang salving yan. Marami nang galit kay Derek. Panahon na para maka-exit siya. Maka-exit? Ngayon ang tamang panahon para patayin mo siya. Patayin? Alam ko magkapatid tayo. Pero pag nakikita ko si Lawrence, siselos ako. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahal na mahal kita.